Blessed day, everyone. Welcome to Pinoy Lakas Radio Streaming here in Inland Empire via Casa de Gilgasad, my paradise garden. It's a long, long day for me here because I've been fixing my garden as usual and also cleaning up and preparing my balikbayan box. I actually finished the balikbayan box we're going to send to Negros, but I'm also the same time preparing to sort out my balikbayan box that I want to bring with me in case I'm gonna be able to come back home to visit our homeland. I'm preparing to do that because I really wanted to come and visit Philippines with my son Baguio 2 years ago, and last year is actually we supposed to go, but we were not able to go. But this year is tentatively we were gonna go, but as for all you know that he didn't make it last year. So since we plan to do that, I wanna do this for him so I can connect with the people that he wanted to meet in the Philippines. Actually, I'm struggling to do something in the garden because it's so weird. In the afternoon, it's so hot, so hindi ka makalabas. Then, iintayin mong medyo bumaba ang araw, tapos bigla na lang didilim. So, it's so hard to work when you're waiting for the right time because there's no right time because, like I said, ang bilis ng change ng weather. Yung dilim at liwanag ay napakabilis ng pagkakaiba. So, ito kasi yung oversized ko eh. Hindi ko na makita. Masyadong madilim. Ano kaya to? Hindi ko na makita yung aking oversized pot. Wala kasi si Doc eh. Paano ito lalagyan ng ng light? Sometimes si Bagyo, tinutulungan ako eh. But this time, iba yata ang Anyway, po-focus ko lang muna. Dito medyo maganda-ganda ang kulay, oh. Maliwaliwanag. Maayos-ayos. Maganda ang kulay, di ba? Maganda ang kulay niya. Pero yung project na ginagawa ko, yung oversize ko, gusto ko sanang tapusin na dahil it's 8 o'clock actually right now. Bukas, I'm gonna be very busy, so hindi ko na maayos-ayos. So, ito yung ating, yung ating fountain. Marami na tayong na ilagay na ibang klaseng rare succulent right now. Napakaganda niya eh. Andito din yung bumblebee ni Bagyo, oh. Kaya lang nag-blinker siya, so hindi masyadong makita. Pero it's so nice, though. Look at that. Talagang madilim na eh, oh. Hindi mo na masyadong makita, pero yung ulap sa itaas, maganda naman ang kulay, pero napakaginaw na, malakas na ang hangin at malamig. So, ngayon, ito yung ating ginagawa na fountain, actually. Tingnan natin kung makita natin yung Yeah, iba eh, oh. Iba ang setting ng ating lighting. Baka bukas tingnan natin kung maayos natin ito. Pero doon no, medyo maayos-ayos naman ang kulay. Dito lang kasi may ilaw sa porch. Ang gusto ko sana talagang ipakita yung gagawin ko sana ng medley. Pero hindi natin siguro magagawa ngayon dahil masyado nang madilim nga. So, ang ipapakita ko na lang yung box na natapos ko. Ay, ang ganda naman ito. Napansin ko lang, oh. Tignan mo, ang daming bulaklak. Bumuka na. Wow, look at that. It's so beautiful flowers. Can you see it? Like pink baby's breath. Did you see the colors? Ang ganda. Wow. Nakakaalis ng pagod. Pero ang lungkot, hindi pa rin naalis. Kanina, sumakit ang ulo ko ng kakaiyak kasi
nakita kong isang bagay na mahalaga kay Mark, kay Bagyo. So mamaya ipopost ko, gagawin ko talagang profile picture yan. Ang ganda ng ienium ko, oh. Tignan mo, my black ienium is actually so big. Damo, buttercup, oh. At itong ginawa kong bonsai, you know? Biro mo doon sa, ano, sa Seattle, nung nag-stem cell si Mark, eh, mga 2000 na ito. Ngayon doon naman sa pinuntahan kong nursery, 800. Biro mo kung ibebenta mo to. Easy na ang 800. Ang ganda na pagkakabonsai niya kasi makikita mo talagang ano eh, yung kung ilang taon na siya eh. Makikita mong taon sa ano, sa mismong stud niya, yung punong-puno. Malaki siya. Tsaka maganda ang pagkaka-train ko. Anyway, ito yung ano, ito yung box. Tapos na. Ready to pick up na. Iniintay ko na lang yung ano, junior ni ano, ni Irene. Meron na. Almost halfway na rin. Pero ang sabi ni Manong Doming, yung sa XYC, sa Sunday daw pwedeng pick up yun. So, sa Sunday pa. Hindi ko napapadala to sa ano, sa Atlas. Usually Atlas eh. Kaya lang, dami kong problema sa Atlas. Pinagkukuha ko. Hindi ko alam kung dito kinuha doon sa warehouse nila o doon sa San Pedro warehouse. Ang problema ko sa kanila, hindi man lang ako, ano, tinawagan kahit na nag-iwan ako ng message, na kung ano yung problema. Nakausap ko pa yung isa nilang ano, workers or employee doon. Ewan ko kung ano nangyari doon sa kanya, hindi rin niya pinalo up. Pero eto na, tapos na, oh, nakatape na. Okay, nakatape na. Tapos bibili na lang ako ng black or red masking tape para, kasi makikita niyo clear, di ba? Para hindi makita. Yung, para matatandaan ko o makikita ko kung binuksan nila. Kasi yung ganitong clear na ganito, na tinanggal nila, tinuklap nila. Ano eh, nakita ko na bakbak pero hindi pa rin masyadong mahalata. Pero kung dark yung tape, yung packaging tape, black or red, pag tinuklap nila yung halatang halata, matutuklap talaga yun. Tsaka hindi magmamatch. So, yun ang gagawin ko. Idodouble ko na lang to. Ready to go na. Jessa, this is for you. Tsaka sa mga kababayan natin. I hope na magustuhan ni Gwen yung kanyang, ano, yung kanyang regalo. Sobrang pagod na ako kasi may sinat-sinat ako tsaka nahihilo ako ngayon. Para akong nasusuka pero ano, pinipilit kong wag itindihin yung nararamdaman ko kasi lalo ako na-depress eh. Okay, so ano, for the meantime, magra-wrap up na ako dahil tulad ng sinabi ko, hindi naman makakapagtrabaho na sobrang gabi na. Ito yung aking mga halaman na ilalagay din. Itatabi ko na lang to sa backyard, baka kasi manakaw. So for now guys, I just wanna let you know that I wanna thank you all for helping me with my YouTube channel. So sad to say, alam ko naman yung aking mga naging supporter and followers ay hindi ko talaga makakilala. Galing pa sila sa ibang mga lugar, lalo na there are American actually. So weird, right? Kasi yung mga Pilipino na kaibigan ko dito sa Facebook page ko, of course sa Facebook page kaibigan mo sila pero hindi mo naman sila talaga kakilalang kakilala. So ano ba naman ang ma-expect mo? Pero pag ang YouTube talaga inayos nila ang channel ko, na-expose talaga, kaya umabot ako ng 2,000 ano, in one week, yung aking viewers. At nakita ko talaga mga ibang mga nationality, mga American nationality, iba-ibang mga Asian people, hindi mismong Pilipino. Maraming Pilipino din, pero hindi ko kakilala sila. It's just a random, YouTubers ang nag-support sa akin. Nagpapasalamat din ako ng malaki dahil hindi ito mangyayari kundi sa mga
masisipag ko at mapagmahal na mga PLRS Angel sa pangunguna ni Irene, kasi sa Irene ang nakarate ng ating ano, ng ating 4K watch at saka si Roslyn. Sila ang mga nag-expose ng mga video sa iba't ibang mga grupo at mga iba-ibang YouTubers. Ang ating mga subscribers naman ay pinangungunahan ng ating magandang, pareho ko yung mga pamangkin eh, mga kamag-anak ko, si Rosalyn, si Irene at saka si Jessa. Si Jessa naman ang sa ating subscriber, ang nag-angat ng ating 3K. Can you believe that? Ang bilis. At overall naman, from watch and to viewers hanggang sa technical difficulties, ang pag-aayos-ayos ng lahat, ay pinangungunahan naman ng ating anak, ng aking anak, my unique kaiha, my beautiful MJ, si Princess Melanie. At ang iba naman nag-connection ng aking mga video, tape to tape, nag-connection ng mga small videos, ay si Chris at si Anthony. Pero si Chris ang talagang nag-force the last one. Tapos si Anthony man ang overall naman na dito support ko sa bahay. Kaya napakalaki ng mga utang na loob ko dito sa mga ano ko. Ngayon ang masipag naman na taga-repost ko ay si Sia May. Pamangking ko din niya na anak ng pinsang buo ko na si ano, si Cesar. Pangalan niya ay Sia May. At si Edwalon, gumawa rin sila ng mga video nila, tsaka tiga-repost ko. Masisipag na mag-repost. Thank you guys so much. I love you all. Wala na ako mahihiling pa kay Lord. At sa mga sa iba ko pang mga PLRS Angels, mga followers at tsaka supporters, nandyan sila Lenny Rose, andyan din si G. Austria at tsaka si Lala, at marami pang iba, si Angie Gomez. Parang ano ko rin yun eh, lost relative ko, Gomez eh, kamag-anak ni Papa, you know. Angie, I love you. Andyan din si Mads. Hindi lang marunong mag, ano yan eh, hindi marunong mag-YouTube yan si Mads. Pero at least like-like din yan. Thank you, Mads. At sa mga extended family ni Bagyo, mga Marine veteran niya, mga kaibigan niya sa militaries, at ang kanya mga extended pamilya, mga kaibigan, andyan din actually ang mga Rolling Hard Riders na nagsuporta sa akin, Rolling Hard Riders. Family din yan ni Bagyo. Okay guys, maraming salamat sa inyo from your Pinoy Lakas Radio Streaming here in Inland Empire. I love you all. Bye for now!